So, ito yung role na, yun nga, walang magka-cut, ito yung realidad. Kain character siya. Oh, yung feel ko, na feel kong medyo, buntis ako. Medyo masyado mong finifeel din minsan. Nanaginip ako kung ano yung position ko. Kaya ako akong baby. Pero nagising ako because umiiyak si Duke. I could only really wish for the best for the both of you. For the, your whole family pala. Asa na yung dalawa? You. Ay, oh my God! What you want, so 12 years apart tayo. Yes. Tanda mo pala sa akin. Girl or boy? Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together. Tara, let's be happy. Nandito tayo ngayon sa Taguig at excited ako na makilala pa lalo si Maha at Rambo Nunez. At alam naman natin na ngayon ay lumalaki ang kanilang pamilya. Tara! Hello! Don't bite me! I know you! Hello there! Yan si Kuya Duke. Ay, oh my God! Hoy, kalma! Mababait yun. Or kung sakali man bakunado naman ako. Tao po, kumusta kayo? Hello? Hello, girl? So, eto. Bago pa mabuntis si Maha, alam niyo bang meron na silang dalawang anak ni Rambo? Ito yun, oh, yung dalawa. Hello? Hello po? Hello po? Hello, Duchess! You're big. Hello? Come here, it's okay. Ang ganda naman. Mukhang artista. Mukhang artista. Ang bango pa, oh. Kasi, si na Maha. Hey, they're my manager! Si Rambo! Ayun yung asawa niya. Ito yung manager. Fresh. Dati kasi wala to, ate. So, dati, yung third floor, may man cave siya doon. So, parang gusto ko, may Christmas tree. Parang, bago pumasok, may touch pa rin ng Christmas. So, parang first hanggang third floor, ganyan. Naka-ready. So, mahilig ka sa Pasko? That's my favorite holiday. Bakit? Christmas. Kasi pag nag-work ako, workaholic, di ba? So, first quarter, second, third, ganyan. Kahit fourth, sige. Hanggang second week of December. Pero third hanggang second week of January, hanggat maaari, family time ko yun. Yun yung gusto ko sa'yo. Talagang you make time for family. Mm. Sino family mo dito? May brother. Ah, okay. Oo. So, kumbaga, akala namin dalawa ng kapatid ko, kaming dalawa na lang. Tapos, anong nangyari? Mas lumaki. Uh-oh. Mommy, fix mo yung hair ng asawa ko. ang dami niyang meetings, guys. Meeting dito, meeting doon. Ang laki ng bahay for just how many? Ilan ba nakatera dito? Dalawa lang kami. That's two for... Well, nung una talaga, sakto lang yung isang lot sa amin, di ba? Pero, nung nagkaroon kami ng Duchess, yung giant poodle namin, siya talaga yung naging rason. Hindi. Nung alam na namin sa isa't isa na parang hindi na lang siya fling, hindi na lang siya boyfriend, girlfriend, nag-usap kami na kung nasa same boat naman na tayo, why not? Let's have our own house para kapag kunwari nag-propose or kinasal, we're ready talaga. So, ganun yung utak nung asawa ko. Parang ni-ready niya, naka-ready siya lahat. Saan nabuo? Swiss made? Opo. Switzerland? That was what? Nilamig. September. So, yes. Kasi after our honeymoon, well, lahat naman ng friends, and I think
buong bansa. Very open naman ako na I want to have a dragon baby. Sakto. Oo, pero nung syempre gusto namin mag-enjoy muna. So, we tried nung honeymoon, pero mas nag-enjoy talaga kami kasi nag-reroute pa nga kami. So, nung wala pa after honeymoon, sabi namin, sige, mag-relax na lang muna tayo. Siya rin, sabi niya, mag-relax ka muna. Kasi ako talagang, baka magpa-check up na ako because I'm 35 na rin. Tapos siya, 38. May mga ganyan pa ako sa kanya. Tapos siya yung, relax ka lang, love. Kasi baka the more natin ini-stress yung sarili natin, mas wala tayong, di ba, hindi ibibigay sa atin. Ganyan. So, we decided na, sige, let's just enjoy this year. Next year na lang kasi mahabol pa if ever ang dragon baby. Ayun, nung nag-Switzerland kami, first week of September yon, nalaman namin na I'm pregnant third week yeah. ng September. So, ang bilis. Hindi namin in-expect at all. Yeah, we weren't sure pa that time kasi pero sobrang bilis. Kung September nga siya. Tapos, parang after a few weeks lang, alam na kagad. So parang sabi namin, parang bilis naman. It's impossible. Tsaka alam mo yun, like, sabi ko nga sa kanya, kasi siya sure na sure. Parang ano siya na, oh, magda-dragon baby ako, magaganyan. So parang ako kasi yung mas, sa amin, mas realistic relax. Mag-isip. Like, kunyari, I'd really consider yung reality, di ba, yung options, yung ganyan. So, parang habang siya, sure na sure, kasi meron pa siyang gagawa ako ng dragon baby. So, parang minsan siya sabi, so di ako kasama. Ikaw lang, kaya mo na yan. So, kasi ganun siya magkwento. Kasi gustong-gusto niya talaga. Aside from the age nga, eh, sobrang ma-feng shui siya. So, love, baka sabihin nila, siya, madasalin din po ako. Double Pinoy dragon na Pinoy. Daw sila mag-ina. Kasi so, year of the dragon ako. Dragon din ako. Oh, ate mo, ate! 12 years apart tayo. Yes. Tanda mo pala sa akin. You had a beautiful wedding and then blessing na may anak agad. Mm-hmm. So, napagmuni-munihan nyo na rin ba na parang, ay, ang galing naman. Alam mo yun? Or ang exciting naman? Or what did I do right? For things to happen this way. Do you know how blessed you are? Kami, grabe, every day. Yeah. Well, yun nga, parang for us, medyo kasi overwhelming siya na parang everything just went so well. In a time na diba, nag-pandemic, well, we all know naman na yung ABS lost its franchise, tapos syempre, work was so unstable that time. And the whole time, we only had, well, each other, tapos family and friends. And yun nga, parang everything just fell into place. So I was try to tell her lang na i-relax lang natin. I mean, if it's really for us, bibigay naman sa atin yun eh. At para sa inyo, yeah. Yeah, so yun, parang ganda lang ng timeline na from the wedding, tapos ilang months lang. Yung hindi kami pinadaan dun sa stage na, I'm sure a lot of couples then don't get past that part, di ba? Because yun nga, parang yun yung ano, yun yung parang trophy nung relationship yes. nyo. Eh. Kailan ka do, Miss Dragon? End of May or June. Girl or boy? Wala pa ate. Yun ang nakaka-excite. Pero next check-up namin, parang ayaw namin malaman yung gender. So gender reveal na. Uh-huh. Alam mo naman ang tatay, event organizer. So na-excite siya mag-gender reveal para sa firstborn. So excited na excited kayo. Ano, how would you describe the feeling? Excited na minsan mapapaisip ka na parang kasi minsan kala mo gustong-gusto mo, ready ka na, pero pag nandyan, parang ako nung first month and second month hindi ko itatanggi na from sobrang workaholic ko or sa andami kong ginagawa every day in my life cut to nakahiga lang ako. Bakit? Nakahiga hindi dahil hindi okay yung kapit. Strong si baby, okay yung
yung position niya, mataas daw. Yung lining ko, yung kapit niya, okay. So, thank you, Lord. Siguro sa sobrang strong niya, grabe yung nausea ko, grabe yung morning sickness ko, na all-day sickness siya, hindi siya talaga morning sickness. So, hindi ako makatayo. Parang ang tayo ko lang is hanggang banyo, ganyan. Tapos, from everyday, parang nasa work, ganyan, to everyday ako nasa bahay kasi parang wala, alam mo yung parang naka-method acting ako, nabuntis ako. So parang nahawak ko na yung chan ko or nakaliyad na ako kahit hindi pa sobrang laki. Oo. Gusto ko yung in character siya. Oh, yung feel ko, na feel kong medyo, buntis ano, ako. Medyo masyado mong fini-feel din minsan. Oh. Okay naman, parang mapaganon na kagad. So yung mga gestures ng buntis. Tapos meron yung... Na niya, ine-embrace na niya. So, sabi ko minsan, hindi pa naman ano. Masakit lang likod niya. Yung postura niya, pang ano na, pang buntis na malaki yun. Meron yung time na sobrang busy din niya. Kahit sobrang busy naman niya, once in a while, sinecheck naman niya ako. Siyempre, tatawagan, ganyan, may message. Pero kung nari uuwi siya, kunwari whole day ako, wala siya, tapos uuwi siya, bigla nalang iiyak ako sa kanya. Yung hormones, di mo maiintindihan talaga. Iiyak ako sa kanya. Sabi ko, parang feeling ko I'm useless. Parang ganun. Kasi nga, from... Kasi nakahilata lang ako the whole day. Yung ganun. Tapos, lagi ka nasusuka. Ihi ka dito, ganyan. But, syempre, nagsusorry din ako sa anak ko na parang... Syempre, maling isipin na I'm useless. Because, syempre, ano... andito si baby sa akin. Pinapalaki ko siya sa tummy ko. Diba? So, lalo na first try, yun yung pinaka maselan, delikado. Diba? Kasi, ano ba, 3 months pa lang siya magiging fetus talaga eh. So, binubuo pa siya talaga. So, parang, yun, parang everyday, siya na lang kausap ko. Nag-mood swings ka ba? O, wala. Wala. Meron ba? Hindi. Easy siyang buntis? Hindi ka nahirapan? Hindi naman, kasi... Ewan ko, kasi... Ano rin naman eh, very flexible din ako. Like, as much as possible. Yun nga, parang ngayon na... After pandemic na everyone learned to work mobile, yung ganyan. So, mas kaya kong i-manage yung schedule ko or yung time ko na pwede akong nandyan lang. Of course, ang una yung babies, yung dogs nyo, no? Mm-mm. Sa family picture nyo yun, eh. Mm-mm. Paano yun? Paano sila? Ano yung dynamics parang ngayon? Parang naamoy na nila. Tapos kinakausap namin. Yung maliit kasi yung sa akin, sobrang close. Si Duchess kay Rambo. Pero silang dalawa, parang nire-ready namin. Like si Duchess, ang laki ng po niya, pinapahawak namin yung tummy. And then, ma-cute ng reaction, di ba, love? Parang, gaganoon. Yung parang may na-feel siyang heartbeat talaga. Tapos, naamoy niya for sure. Yeah, titingin siya sa tummy ko. Si Duke, ang makamama kasi yun. Sa akin talaga siya. Siya yung, I hope, ano, overcome niya. Selosong-seloso kasi talaga siya eh. As in, yung may pinost lang ako the other day. I saw that, oo. Nakita mo, pag baby, hawakan pa niya yung kamay ko, tapos magtatahol-tahol. Hindi nga tahol eh, yung... Wow. Ganun talaga. Bakit rin ako napacheck? Kasi sabi ni Rambo, di ba, alam ko na parang I'm pregnant. Kasi nga, after pagdating namin dito, 2 weeks after Switzerland, akala ko, sabi ko, ano ba yan? Magto 2.5 weeks na akong pagod na pagod. And then, nag-power nap ako. Si Duke na sa akin. Lagi naman katabi yun eh. Tapos, nanaginip ako kung ano yung position ko. May hawak akong baby. Pero nagising ako because umiiyak si Duke. Pagising ko, si Duke nasa tummy ko. Tapos never yun umiiyak, di ba? Never siya umiiyak. Tapos, natutulog siya na nagising ako kasi umiiyak siya. Sabi ko, baby, bakit? What's your panaginip? Ganyan. Kinabukasan, nag-test ako, mas meron. Parang hindi dark, pero faint line talaga. So, sinend ko sa OB, and then nag-reply siya mga tanghali.
sabi niya, that's early pregnancy, try after 2 to 3 days, magda-darken na yan. Ano, natanggap ko yung message, katabi ko yung brother niya, si Martin, which is doctor siya. So, ako yung na-shock ako. Sayang nga, wala akong reaction shot. No, talaga. Shock ako. Tapos parang... Binigay mo na lang, i-emote mo. Binigay ko kay Martin yung phone ko. Tapos parang di ko kasi natapos yung sinabi ni doktor na parang nag-stop ako dun sa that's early pregnancy, try after 2 to 3 days, magda-darken na yan. And then di ko na nabasa, pinasa, binigay ko Martin, parang ganyan. Tapos sabi niya, you're pregnant, ang bilis. Parang ganyan siya. And then, yung araw na yon that may dance class ako, so kinancel na. And then, kaming dalawa ni Martin, nagpunta sa mall, binilhan niya ako ng mga vitamins. Kumbaga, nagpaka-brother-in-law talaga. Pero, sabi ko, wag muna natin sabihin sa kuya mo, kasi baka mamaya, after 2 to 3 days, wala naman. Yung ganon. Pero sabi niya, hindi. Kahit siya na doctor, di ba, siya na nagsasabi na, pregnant ka na. Ako yung parang, hindi, gusto ko talaga mag-darken pa, ganyan. So, after ilang days, nag-test ako, nung dark na talaga, yung 2 lines. Ayun, pinakita ko na sa kanya. Yung sabi mo, oh, nagkakatotoo naman yung mga gusto mo eh, di ba? I-claim na natin. Madasalin. Naging dragon na. Okay. Very Pinoy talaga. Madasalin tsaka mafungsoy. Sigurista. At lahat ng pwede, di ba? Oo. Ano yung nai-imagine mong pamilya na pangarap mo, pangarap ninyo? Ako, syempre nandun sa antagal, parang antagal ko nag-work. Tapos, pag tinatanong ako ano yung pinaka-dream ko, ang dream ko nga is, yun nga, magkaroon kami ng family, maging isa akong mabuting ina sana, maging isang mabuting asawa. Yung magampanan ko, kumbaga kung nagagampanan ko yung ibang roles sa mga pelikula at teleserye, eto yung role na, yun nga, walang magka-cut, eto yung realidad. But magagawa ko yun, syempre sa tulong din ni Rambo. So, nandun ako sa, kahit anong mangyari, alam kong may partner ako na mag-encourage sa akin, yung... Pagpagod na ako, alam kong nandyan siya para, alam mo yun, iangat yung sarili ko, ako mismo. Because dun siya magaling eh, yun yung pinakagusto ko sa kanya. Na forever niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-isa, kaming dalawa. Ever since naging kami. Yun. Ikaw naman. Ako syempre yung more than anything, yung responsibility. Yun yung ina-emphasize ko sa amin dalawa na hindi to bahay-bahayan, diba? Hindi to basta lang mag-asawa, hindi to basta lang magkakaanak, but it comes with a very big responsibility. In a relationship, like in a marriage, yun yung importante sa akin, na we know how to carry this relationship. Meaning, in all aspects, kumbaga as one, we don't think na we can have uniqueness, meron tayong sariling buhay, but the marriage makes us one. So a lot of decisions will really be dependent on the two of us. How will you prioritize, ikaw ang nagmamanage, yung ano? Paano nyo na pag-uusapan yung pag-manage ng mga career ninyo? Ngayon na meron na kayong, well, ngayon na malapit ka ng mga anak, meron na kayong lumalaking pamilya. Nung una kasi, parang sinabi ko sa kanya na parang pares kami na pag mag-asawa na kami, bihiyaan kami ng anak, ganyan. Kasi sabi ko na, syempre gusto kong ibuhos yung oras ko sa anak ko. Pero ngayon nabuntis ako, yung first month, second month, talaga nag-rest ako nung third month, ganyan. Parang ako yung love, parang gusto kong mag-work. Parang for me, for my mental health. Kasi yung, parang ang bilis lang kasi Ate B, na from ang dami kong ginagawa to, eto ka, buntis ka, kailangan ganito. Which is okay lang naman, oo, sa akin. Pero yun, parang
ako, kinakausap ko sila ni Ate Mickey na parang gusto ko mag-work kahit hosting lang. Ganyan. Tapos, alam mo, biglang nagkaroon ng season 3 yung game show ko. Tapos tinanong nila ako, ano gusto mong... Oo, gusto ko naman maramdaman na yes, pregnant ako, pero kaya ko pa rin mag-work. Yung ganun. So, once in a while, yun, yung sitcom with bossing, yun, kinausap din namin sila kaagad na parang silang bahala kung gusto nilang ituloy pa rin ako sa show or hindi. And then, sila very happy na kami gusto namin kahit buntis ka, ganyan. As long as okay, may approval ni doktora, ganyan. So, ang maganda ate, okay lahat. As in, so, parang ang galing lang na kung ano yung dinadasal mo, binibigay talaga sa'yo, na pwede palang, pwedeng pagsabayin, pero alam mong dapat i-balance lang talaga lahat. Pakinggan mo yung katawan mo. Pakinggan mo ang baby because siya na ang boss, di ba? So yun. Kaya, alam ni Rambo na 2023, saka baka 2024, hindi mo na ako gagawa ng pelikula or ng teleserye, yung mga mabibigat. Kasi nga, syempre, magpapakamami muna ako. But, hindi ko iiwan ng showbiz. Yeah. I think yun din yung common trait namin in na we both value yung work or whatever is given to us nga. Na, yun, if we have the talent, if we can share it with other people through like business or whatever we do. So it's also one of the things ako personally that I want to instill sa magiging anak namin, yung the value of hard work. So I guess with that, we have to lead by example also. Gusto ko maintindihan nila na yung what we do is also for them. So yun yung reason kung bakit I don't think na it's just gonna be like us who stops working just because meron na kaming anak. So it's balance. Mm-hmm. I think naman we don't plan naman to have so many kids. I think nandun kami sa gusto namin yung ma-manage din namin. Yung basket manager ng basketball. Para hindi kaya. Kasi buti nga natuwa ko, pinuplural mo them eh. Ilan ba yung gusto nyo? Kasi counted na si Duke and Duchess. Oo. 2 to 3. 2 to 3. Yeah. Parang if we're given 2, okay na kami doon. Yeah. That's enough na siguro. Para, sabi ko nga, at least tig-isa tayo. Parang kay Duke and Duchess, parang tig-isa kami technically. And responsibility. Yeah. Oo. Para matutukan talaga namin. Mm-hmm. Because, yeah, it's also not easy to raise children. Of course, hindi pa namin na-experience, but I could imagine. Mm-hmm. So at least kung nandun kami, even if we still do other things, natututukan pa rin namin yung kids. Excited kasi ang daming nangyayari sa buhay ninyo and maybe a few months or weeks from now, ang feeling ko meron na naman magaganap sa buhay ninyo. Thank you. Anyway, very ideal. Pero marami rin challenges, sabi nga ni manager. Pero I can only really wish for the best for the both of you. For your whole family pala. Asan na yung dalawa? Thank you, andon. Oh. Hi love, come here with mama. Come here with mama. Ayan si Duke. Come here with mama. Duke, baby boy, hey. Mama. Mama. Come here, love. Sit. Come here, love. Sit. And that is the growing family ni na Rambo at Maha. Abangan natin ang kanilang dragon baby next year. Kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Right, Baba? Be happy for Mama. Be happy! Iyong kasama, give it time at babawi, lumabang nakangiti. Ito pa nga. Diyos ko. Ayan, baby pa siya. Tingin niya baby siya. Bagay ka dyan. Let's be happy. Tomorrow's brighter. Tara, let's be happy.
gas noo, dasal pa more bawat saglit, kanino pa kakapit, hindi ka nag-iisa.